Dahil likas na mas mababa sa sea level ang Maynila at iba pang syudad sa Metro Manila, panlaban sa malawakang pagbaha rito yung mga tinatawag na pumping station. Pero gaano nga ba katotoo na may pumapalya raw dito at dahil po yan sa barado ng mga basura? Kaugnay po niyan ay makakausap po natin ngayong umaga ang Assistant General Manager for Operations ng MMDA na si Attorney Emerson Carlos at ang Director ng Flood Control and Sewerage Management Office ng MMDA na si Engineer Baltasar Melgar. Good morning po. Good morning po, Kat. Oh, kanina lang pinag-uusapan natin yung nga, di ba, yung tungkol sa baha. Ang napansin ko kasi, mas mabilis na ngayong bumaba, humupa yung tubig baha compared to before. Unang-una nga, nung napag-uusapan natin kanina, kasi may mga pumping stations tayong umaandar ngayon, at pangalawa siguro yung response ng ating flood control team sa pangunguna ni Director Melgar, na pag merong pag-ulan at merong mga pagbabaha na mapapansin tayo, agad natin silang dinidispatch para lang magsuyod ng mga drainage natin, yung mga gutters. So ano ba yung pumping station? Paano ba to? How does it work? Ang pumping station kasi, yun ay kinonstruct para yung, kasi ang topography po natin nga ay little bit higher province level. So yung drainage natin, flowing by gravity, affected siya ng tide fluctuation. Mm-mm. So kaya mayroong mga lugar, kahit na, Kamanava area, kahit na walang ulan masyado, pag pumasok ang high tide, may tubig. Tama po yun. So ang ginagawa po dyan, sinasara natin yung floodgates, din pinapump out na yung tubig, papunta ng Manila Bay or kaya Pasig River. Kasi nga po, para pag sumabay po yung, ano, yung malakas na ulan at high tide, kailangan mag-operate lahat ng ating mga pumping station na yan para mabawasan at mabilis sa paghupa ng baha. Okay, pero gano'ng katotoo na meron daw barado na ng basura? Well, siguro mapapansin natin, ang basura kasi pag pumasok sa ating pumping stations, makaka-affect sa efficiency ng ating mga pumping stations. Dahil kasi nahihigop niya pati basura. Nahihigop niya pati basura. Although meron tayong mga mga pangbara ng basura, still, yung tubig na dapat mahigo pumunta sa pumping station ay nababara ng mga basura. Kasi nakita ko yan, ang nabisita kong pumping station is in Navotas. Mm-hmm. Meron sila doon, di ba? Meron silang pumping station sa Navotas. So, parang may net siya doon sa ano, di ba hinihigop niya yung tubig tapos nilalabas niya papunta doon sa parang ilog doon sa may likod. Tama po. Pero yun nga eh, may net pero nakakapasok pa rin yung ibang basura. Yes, kaya mga net ito, para hindi pumasok yung basura, kaya nga nagiging problema na ating mga pumping stations yung mga basura mismo. Mm-hmm. Dahil mas efficient sana ito at umaandar lahat ng mga pumps sa every pumping station kung ang basura ay hindi sumasama sa tubig. Saan nanggagaling itong mga basurang to? Actually, ang mga basura na yan ay nanggagaling doon sa upstream, no, sa waterway. Kasi yung pumping station natin constructed doon sa downstream ng waterway natin. Okay. Ngayon, ang isang pumping station kasi natin, meron tayong mga 5-7 pumps, no, na pinapaandar doon. Ngayon, hinihigop niya yung tubig niya para ibuga doon sa Manila Bay. Ngayon, sumasama yung basura. Ngayon, yung basura natatrap doon sa tinatawag namin na trash rake. Ngayon, kailangan nating i-off muna yung ibang pumps. So, hindi natin ma-maximize yung operation ng ating mga pumping station. Posible bang masira itong mga pumping stations na ito kung sakasakaling yung talagang hindi natin maagapan itong dami ng basura na hinihigop? Actually po, yun ang dahilan ng pagkasira ng ating mga pumps. Mm-hmm. Dahil nga yung basura ay sumasama doon sa kanyang, napupulapot doon sa pump mismo. So, nasisira yung mga impeller ng pumps. So, yun ang dahilan kung bakit nasisira. Base po sa pag-iikot ninyo, saan po pinakamarami itong basura na ito? Siya ang lugar po. Well, marami talaga dito sa May Quiapo area. At Quiapo dito sa Tripa de Galina, sa May Pasay. Kaya nga kung natanong mo nga, saan nanggagaling itong mga basurang to? Nanggaling din sa ating mga tao. Quiapo at Pasay, nako. So si Manila Mayor Alfredo Lim at saka yung mayor ng Pasay, kailangan kung mag-tobling. Saan maraming informal settlers, nandun din ang maraming basura. Ang ibig sabihin, kung saan maraming informal settlers sa mga estero, kung saan dumadaan ang tubig pampunta sa mga pumping stations natin, yun ang pinakamarami, basura. Kasi akala ng mga tao, porke nilabas mo na at tinapon mo na sa tubig, eh wala na yan. Pero ang may pupuntahan po yan, mga kapuso, eh, babara at babara yan. Tapos yung mismong tumutulong para sa pagbaha natin, eh, yun ang nasisira ngayon dahil sa mga basura. Hindi nga lang yung mga pumping stations, pati yung mga gutters and drainage natin mismo, malagyan lang yan ng plastic. Eh talagang magbabaha na sa inyong lokalidad. So ano po ang pwede nating gawin na solusyon dito?
Well, ang pinakamaghandang solusyon talaga dito yung ayusin natin ating mga basura. Huwag itapon sa, lalong-lalo na sa ating mga waterways and estero. Tapos yung ating mga drainage at mga gutters, huwag po natin takpan, huwag po tayo maglagay ng mga buhangin, ng mga bato, yung mga ating construction materials doon. Meron ba naglalagay noon? Kung minsan may mga irresponsible tayo mga kababayan na may co-construct na building o kaya mga bahay sa tabi ng daan, yung kanilang gravel and mga buhangin para i-construct yun, nailalagay sa sidewalk at di na pinapakilaman na ang pinaglagyan pala yung mga drainage natin. Mm-hmm. So masasabi niyo po, assessment o general assessment niyo ay mas maganda na ngayon yung sitwasyon ng flooding dito. Hindi na kasing lala. Well, tuloy-tuloy pa rin kasi ang ating paglinis sa tulong nga ng flood control office natin na ating mga gutters, waterways. Pero of course, we need the cooperation ng publiko talaga. Hindi sana ganito ka-grabe ang ginagawa natin kung tayo mismo ay tutulong na mag-improve at panatiling wag magtapo ng mga basura, wag pumasok sa ating mga waterways. Right now po, ilan na ang pumping stations natin at meron po bang iba pang mga plano para magtayo pa ng iba pang pumping stations within Metro Manila? Ah, meron po. Meron tayong sa kasalukuyan, meron tayong 51 na pumping stations sa buong Manila na inoperate ng MMDA. Mm-hmm. Ngayon yung propose po tayong na project na pumping station to address yung mga localized, katulad po dito sa Balong Bato sa San Juan at dito sa Barangay Salapan, meron po kaming gagawin dyan na pumping stations din. In San Juan? Yes, ma'am. Oo. Pero ang Camanava area na talagang laging binabaha, ano na to? Covered na to? Well, actually, meron na pong ano yan, nagawang, hindi pa totally completed, ano, yung Camanava flood control projects. Pero yung mga pumping stations dyan na lima, ay tapos na at inooperate po ng DPWH sa kasalukuyan. Mm-mm. Dadagdagan so, pa po ba to, sir? Kasi bumabaha pa rin. Meron pa rin dadagdag dyan. Yung sa Valenzuela, yung boom area, no? Yung Valenzuela, Obando, and Nicawayan. Mm-hmm. So meron pang gagawing flood control projects dyan sa area para ma-address po yung... Within the year? Hindi po within the year kasi yun po ay foreign funded projects. No? So hindi ko pa alam kung kailan sila mag-start maggawa ng mga flood control projects sa area. Okay, maraming salamat Assistant General Manager Emerson Carlos at Director Baltasar Melgar ng MMDA. Salamat po. Thank you.